Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat. And so, Lester T, welcome to this channel. Okay, so kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kakalimutang mag-click ng subscribe button para updated ka sa mga videos na ating ibabahagi. Okay, so para sa araw na ito, ayan, so ang ibabahagi ko ay video na nagpapakita ng suggestion or suggestion para sa ating mga magulang guardians ng mga batang nag-aaral o sa kanilang mga anak na nag-aaral. Okay? So, nowadays, sa panahon ngayon, talagang ang pandemya ay maraming naging epektos even sa pag-aaral ng mga bata. So, kaya po, ang aking sentro ng pag-uusapan ay patungkol po sa grades ng bata. Ayan. So, siguro ito yung aking suggestion. Ayan. Kung ang anak natin ay nakakakuha po ng mataas na grades. Ayan. So, yun po ang magandang gawin natin. Ayan. Atin po silang mas i-motivate. Okay. Atin silang mas bigyan ng mga good advices, suggestions, and i-welcome natin ang kanilang mga or ang gawin natin ay tawag dito appreciate natin. Okay, so appreciate natin ang kanilang mga achievements. Okay, kung sila ay nasa honor, at appreciate natin and even kung sila ay nakakuha ng ganyang mamataas na score. So ito po yung mga magandang ginagawa bilang magulang or nagpapaaral sa kanilang mga anak. Okay? Even kahit hindi nila anak o pamangkin o kung anong mga kamag-anak. Okay? So then kapag dumating yung point na sila po ay halimbawa bumaba ng onte o kaya bumaba ang kanilang grade. So sige, continue lang po. Mas i-motivate natin sila, mas bigyan natin sila ng mga inspiring messages, quotes, or mag-share tayo ng story na kung saan magbo-boost ng mas lalo pa silang magsumikap. Mas lalo nilang iangat yung kanilang, itong mababang score na kanyang nakukuha. Okay? Mas tulungan natin sila sa kanilang pag-aaral. Okay? Because yun naman yung purpose ng magulang, mabigyan ng maayos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Okay? Yun. So, yun po para sa mga anak na nakakuha ng matataas na score. Okay. So, ngayon, ang pangbigang isa naman patungkol sa mga bata ang nakakuha ng, halimbawa, average na grades. Okay. 75, 76, ayan. So, nagsya 77, 78, ayan. So, ito po ay passing score pa rin naman. Okay. Huwag po natin silang bigyan agad ng, halimbawa, first quarter, ganun agad ang grade 10. Ating binigyan ng mga sanction na mga punishment. So, kung anong pinagawa mo. Ayan, so binubugbog, halimbawa, binubugbog, pinagsasabihan mo ng masasakit na salita. Okay, nakakatikim ng mga, halimbawa, mga harassment o kung ano pa. So, hindi po ito healthy. Okay, so hindi nito matutulungan yung batang mas mag-aral. Pwede silang mag-aral pero aral dahil sa pilit, aral dahil sa takot. Okay, so mas maganda po yung mas ang gagawin natin kapag ganito, same sa nakakuha ng mataas na score, lagi nating i-motivate sila, lagi natin silang bigyan ng mga aral na pwede lang kapulutan para mas mag-aral silang mas mabuti. Okay? Pwede tayo magbahagi ng mga magagandang pag-uugali, pwede tayo magbahagi ng magandang kwento, mga inspiring messages, share natin sa, instill natin sa utak nila. So, para magkaroon sila ng tinatawag na mentality na positive, okay, mas mag-aral sila, mas ma-motivate sila sa kanilang pag-aaral, para yung eagerness nila, mag-boost and talagang mapansin natin. Okay? So, yun po. Then, kalungkot lang kasi minsan may mga hindi naman, syempre may mga temper talaga, may magulang naman na talagang conscious sa grades. Okay? So,
Ito lang masasabi ko kasi for me, grades is just a number. Okay? Grades is just a number. So, hindi porket nakakuha ka ng 75, bobo ka na sa math. Yan po ang tatandaan ninyo. Hindi porket nakakuha ng 78, ay bobo na sa math. Okay? At hindi rin porket nakakuha ka ng grade na 85, matalino ka na sa math. Okay? So, yun po yung tatandaan. Grades is just a number, pero mas maniniwalang magaling ka talaga sa anumang asignatura kung talaga ito ay iyong patutunayan. Okay? At kung ito ay iyong na-apply. Okay? Kasi minsan, ang grade sa math ay 95, pero sa application naman, tinanong ng kaklase, tinanong ibang teacher, nagbigay ng ibang assessment ang isang teacher o ibang tao, o kaya napunta ng college, pagdating ng college, hindi naman nasasagutan or mababang nakuha ang score. Wow, at sa third year siya ngayon, pagdating ng fourth year, hindi naman nakakasagot ng math. Mababang nakukuha sa math, bumabagsak sa math. So, anong ibig sabihin nung nakuha niyang? Okay, so mas maganda kung napapatunayan, hindi ba na-apply ito. So, mas doon naman yun. Kaya nga, grades is just a number. Hindi porket nakakuha ka ng 78, 75, bumagsak ka. Misa nga, bumagsak 74. Hindi mo masasabing mahina yan sa math. Mahina yan sa subject na yan. Titignan mo yung factor bakit nakakuha siya ng ganyan. Mamaya, bunga pala ito ng pamilyang or broken family. Minsan, hindi mo pa masabi kung pamilya. Okay? So, ayun po. Then, baka mamaya, pagdating sa submission, nowadays, yung mga internet connection, baka wala silang ganun. Wala silang gadgets, devices para a means or a tool para makapagpasa sila. Okay? Walang pera. Okay? So, yung pang-internet, pambibigas na lang. So, yung pong dapat nating mas lalawakan po natin ang ating iisip. Okay? So, suggestion lang ito, ha? Suggestion ko lang po ito. Hindi po talagang nagdidikta ko sa inyo na ganyan. Pero, gusto ko po yung take it nyo po yung suggestion na to kung ito po ay pakiramdam nyo nakakatulong sa inyo. Okay? So, ayun po. Yun, pag may mga bata naman na from the start pa lang, first quarter, bumagsak agad. So, i-motivate natin. Okay? So, tulungan natin. Alamin natin yung mga, ano ba yung mga bumabalakid o problema na kinakaharap. Bakit nahihirapan siya makapasa. Okay? So, yun po yung maganda. Alamin natin. Baka sa submission, baka sa pag-iintindi. Okay? So, may mga batang talagang hindi natin alam. Baka special education ang kailangan niya. Okay? So, may mga estudyante na harass emotionally. Okay? Minsan physically. So, paano makakapag... Kaya yun yung minsan nag-trigger para hindi sila makapag-aral ng mabuti. Okay? So, may mga iba, may mga nagbibisyo. So, mas maganda po ito yung mas una nating maintindihan bilang magulang. So, alamin natin yung mga root causes o mga simulain bakit ganun. Okay? So, din wag nating anuhan ng mga masasakit na salita. Kasi hindi, iba ko, even, di ba, kahit po kayo, hindi ba na ay gas-gas na ito sa salita na mas matalim. Mas matalim yung sugat na ibinibigay ng salita kaysa sa sugat na nararanasan o nagkamayroon ka physically. Okay? So, masakit yung sugat na galing sa salita kaysa dun sa napalo mo, na sugatan siya. So, yun po yung ano natin, hindi yung nakakatulong. Okay? So, hindi yung nakakatulong para mas mag-aral. Of course, nasasakal sila, nagbibigay ka ng limit. Kailangan, second quarter, 95 ka. Pag hindi na-meet, yung 95. So, ayun. Nasasakal sila din. Minsan, laging binubugbog. Takot. Hindi sila nag-aaral dahil gusto nila. Nag-aaral sila dahil takot na sila.
Then, takot na bumagsak kasi may mga punishment, may sanction. So, ayun po ha. For me, grades just a number. Okay? Pero kung talagang mas patutunayan mo na yung nakukuha mong mataas ay talagang marunong ka dyan, matalino ka dyan, then prove it. I-apply mo yan. Okay? So, yun lang po. Okay? Hindi naging basihan ang pagkakaroon ng magandang trabaho dahil nakakuha ka ng ganyang malakas na score. May mga nakakuha ng 78 nang sila po ay college, pero mas magandang trabaho kaysa sa nakakuha ng 95 nang sila ay nasa college. So, hindi ko naman nila lahat. So, iilan. May mga ilan lang. Ha? So, ayun po. Hope nakatulong po ito sa inyo. Okay, para po sa ating mga magulang, guardians na napapaaral ng kanilang mga anak. Okay, as a teacher po, ito po yung gusto ko pong maging or sana nawa makatulong ito. Kasi kahit kami na lulungkot kami sa mga ganong mga bata na nakaranas na sila ay pag hindi nila namit yung expectation ng magulang. Minsan nabubugbog, nakaranas ng mga salitang di ka nais-nais. At minsan okay lang kung minsan o ang pangit yung araw-araw madalas na. Okay? So, yun lang po. Thank you and God bless. So, you can share this video para po sa mga kananayan natin, katataya na pwedeng makapulot ng aral dito sa video na ito. Okay? Thank you. God bless.